tulong-tulong ang mga bombero at residente sa pag-apula ng apoy na sumiklab sa Barangay Kamuning sa Quezon City pasado alauna ng tanghali. 10 bahay ang natupok sa compound kung saan may patahian at mga kwartong paupahan. Tahian kasi yan eh. Pag silip ko, ang itim-itim na ng usok lumilipad na papunta dyan sa amin sa kanto. Tapos, ayun, wala akong nakuha kasi na taranta na ako. Yung kinuha ko na lang yung aso na alaga namin na sumuksok dun sa ilalim ng kama. Yun na lang yung nakuha ko. Bandang alauna kaninang hapon dito sa bahaging ito ng K7, nagsimula ang sunog mula dito sa bahay nito na gumagamit pa raw ng uling sa pagluluto. Mabilis lang daw yan na kumalat ang apoy hanggang doon sa bandang K8. Ang naging problema pa gawa raw sa mga lumang kahoy ang mga bahay na to, kaya mabilis kumalat ang apoy. Naglalaban noon si Divine Labasong nang makita niyang nagliliyab ang dinding ng kanilang bahay kung saan naroon ang dalawa niyang anak. Tinakbo niya ang mga bata. Pero ang panganay lang niya ang kanyang naisalba. Naiwan sa loob ang kanyang 2 taong gulang na anak. Naiwan po sa sir, yung bunso, panganay po to. Panganay yun, ilang taon na po yun? 2, sir. Nakita na po yun? Di ba po? Idiniklarang fire out ang sunog matapos ang 1:30 oras. Saka pa lang nakumpirma ang pinangangabahan ni Divine na tagpuan ang labi ng kanyang bunsong anak sa loob ng kanilang bahay. Sa inisyal na tala ng Bureau of Fire Protection, naapektuhan ito ang 20 pamilya. Sa initial investigation natin, ang sabi nung owner ng bahay o doon sa umuupa, nagsimula doon sa may dingding ng kanilang bahay. So doon nakafocus ngayon yung ating investigation kung ano ba talaga yung pinagmulan ng sunog natin. Nelson Canlas, nakatutok 24 oras.